Ayan, so welcome back dito no sa Day and Riga Toy TV Sports. At well, ang pag-uusapan muna natin ng rain or shine no ni Coach Yeng Giao. At ito naman pong NLEX Road Warriors. Ah, sorry, ano pala? TND pala, no? At Tropang Giga. Ayan, yan po yung matinding backpackan, no? So ayan, bali gusto ko kasi dito rin pag-usapan itong ano eh, itong teamwork, no? At yung of course yung talagang team ng Rain or Shine, dahil napakaganda pong kupunan niyan, no? Bakit? Ito pong kupunan na ito, no? Eh kung mapapansin niyo, no? Kung maaalala niyo, meron din pong hinawakan na kupunan si Coach Yeng Giao, ang batang Red Bull, no? Na may Junty Valenzuela, Lordy Tugade, di ba? Enrico Villanueva. Na talaga pong ano, na talagang ang ganda ng teamwork nila na lumaban dati sa San Miguel na may Danny Siegel, may Danny Ildefonso, di ba? So ngayon makikita nyo itong Rain or Shine na ito. Parang similarity siya. At biruin mo kung maipapasok sana ni Coach Yeng Giao yan sa finals. At kung makakalusot man na San Miguel, biruin mo. Parang rival rin niya to versus San Miguel, di po ba? Kaso mukhang delikado po ang San Miguel. But anyways, mamaya po natin pag-uusapan yan. Pero dito tayo. Dahil nga po 2-0 ang bakbakang kanina. Pero nakalamang po ang Rain or Shine. I mean, nakapanalo po sila ng isa. Kaya 2-1 na po. So katulad po na situation nila with another side, no, sa Barangay Ginebra at sa San Miguel. At ito nga pong ginawa din ng pagkatalo, no, or tinalo nila ang Talk and Text. Tignan nyo naman po yung mga players nila, no? Biruin mo. Sayang, no? Wala si Kilan Kyongson dyan. Injury daw. Pero yung Lemeti, di ba? Napaka-consistent, no? Tsaka yung mga players niya. Kita nyo naman ang discipline, di ba? Tsaka yung ano nila, yung kanilang play, di ba? Is something I can say na ano, na parang similar, no? Sa Barangay Ginebra na may mga nag-ano, yung rotation ng bola. Then at the same time, yung cut ng mga player, di ba? So, team effort po talaga yung kupunan na ito. At ang kagandaan sa kanila, meron silang malaki sa ilalim, no? Yung mismo yung import nila, di ba? So, napakaganda ng team na ito. Biruin mo, Karakut, ha? Sino pa ba? Santillan. Sino pa ba? Si, ano, Nokum, o, di ba? So, mga player na ito, parang maaalala mo nung noon, eh, di ba? Di ba? May Valenzuela, Tugade, no? Tapos ayun nga, binanggit natin kanina si Villanueva, di ba? Tapos Comerce, kung maaalala nyo, di ba? Ngayon may Kit Dato sila. So yan po yung development, no, sa ilalim nito ni Coach Yeng Giao, na talagang may kakayanan siyang pasikatin talaga, no, ilabas yung potential ng player. So yan po, lalo na si Lameti, nakita din nila na may mukhang may potential to. Kaya dinrap kagad nila, di ba? So, ang ganda po ng serye na ito ng TNT. Kaya nga ako, nung nag 2-0 ang TNT, alam ko babalik ang, ano, ang Rain or Shine. Hindi to basta-basta magpapasweep, no? Hindi basta-basta ito magpapatalo sa serye, no? Pagkamatakita naman po natin na talagang consistent din po ang Tropang Giga, they're consist of ano eh, of intern ano, yung Gilas players, 'di ba? Sila Pogoy, sila ang pangalan nito. Si nakalimutan ko yung isang player, pero mga shooter talaga sila, 'di ba? So, napakaganda rin ng kanilang play kung tutuusin. At muntik na silang manalo din, 'di ba? Nakita niyo naman. Muntik na nilang ma-3-0 din ng Rain or Shine, pero hindi rin talaga ano, papayag dito ang Rain or Shine, kaya talagang siyempre top seed sila, eh, di ba? At sa tingin ko talaga makakabalik sila sa serye na ito, no. Bagamat nagsimula ng 2-0, no. Alam ko makakabalik po dahil nga po sa disiplina and at the same time yung effort po ng mga players at ano na rin, ha, yung sinasabi ko nga sa inyo, kung meron po talagang kumpiyansa yung mga players, eh talagang malaking bagay yun para sa kupunan nila. So yun po yung ilan, no, sa mga napansin ko rito sa bakbakang Rain or Shine at TNT, na talagang wala kang itulak kabigin ni Kanga, no. At nakakatuwa po talagang panoorin, no. Siguro ko ako nasa Pilipinas, talagang susubaybayan ko tong team na to, dahil ano po talaga,
bukod sa sila po ay tinatawag na independent team, no. Yung ano po talaga, yung passion po talaga, no, ng owners nito, dahil matagal na po ito eh, nung ano, unang pumasok ito eh, yung Rain or Shine ay ito, di ba? Kaya talagang makikita mo rin yung si Gabe Norwood, di ba, na natili sa kanila, hindi talaga, maganda rin siguro ang ano rin nila, ang program nila, no? At yung serye nga ito, wala ka talaga ito, wala kabigyan sa PBA, kaya talagang ano, kung sino man ang manalo dyan, of course, eh, deserving, no? Alam naman natin ng TNT, parang SMC team yan, na talagang gagastos ng malaking pera yan. Pero ito naman pong Rain or Shine, hindi. Kung sino nandito, no? Yan ang, ano, gagamitin ko. Talagang, kita nyo naman, di ba, na yung development ng ibang mga players nila. Isang bagay na, ano, hindi pa rin nababago dito kay Coach Yengkerot. Yang Yao through the years. Sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraan ko na pong vlog, isa po siya sa mga gem ng PBA, no, na hanggang ngayon existing pa rin. At kaya yun po, no, ang ating napansin. At biruin nyo, muntik na sila doon, no, pero dahil nga dito sa effort at galing ng play nila, eh, sila po yung naka-bounce back. At inaasahan po natin na baka maitaypan nila yung series na yan. At alam nyo na, who knows, di ba? Sabi nga nila, pilog ang bola. So yun lamang po, no, ating nasabi, ating kwentuhan dito sa vlog na ito, no. At abangan po natin ang susunod na laban. Kung sila ba yung makakaseries tied or magiging 3-1 na po. So yun lamang po. At tayo po yung magbabalik sa mga susunod na basketball content dito lamang sa Denrica at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.